Noong April 20, 1973, alas 11 ng gabi, may isang lalaki ang dahan-dahan na bumangon sa kanyang kama, hindi para mag-CR, kung hindi ay pumunta sa nanay niya. Dahan-dahan niya binuksan ang pinto at pumasok sa kwarto ng nanay niya. Ang nanay niya naman ay mahimbing ang tulog. Maya-maya pa, inilabas niya ng kanyang martilyo at sabay hampas sa ulo ng kanyang nanay na sumisigaw pa. "Eto para sa iyo! Buong buhay mo ako sinisigawan at pinapahirapan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako pumapaslang ng mga tao." Pagkatapos niya mapaslang ang kanyang nanay, ay halos isang oras niyang sinisigawan ang bangkay neto. Bakit niya kaya nagawa ang ganitong bagay? Ganito na lang ba katindi ang kanyang galit sa kanyang nanay? At sino ang lalaking ito? Sa videong ito, ay kikilalanin natin si Ed, ang isang genius na lalaki, pero isa pa lang psycho killer. Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Ang pangalan ng nanay ni Ed ay Clarnell. Noong kabataan ng nanay niya, si Clarnell ay isang babae na mayroong mataas na standards sa lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya. Halos lahat ng bagay na kanya ginagawa ay kailangan alam niya at masasabing dapat ay magaling siya. High school pa lamang ay wala na siyang ibang hinangad kundi ang lahat na magagandang bagay para sa kanyang sarili. Kasama na rito ay ang makapangasawa ng isang malaprinsipeng lalaki na matikas, matipuno at matapang. Matapos mag-aral, ay nakamit naman ni Clarnell ang kanyang kagustuhan sa buhay at naging isang matagumpay na dalaga dahil naging pangulo siya ng National Federal Employees. Sa mga panahon ito ay nakilala niya ang prinsipe na kanya pinapangarap na si Edmund Kemper II, isang lalaki na hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang gandang lalaki. Si Edmund II ay may taas na 6 foot 8 inches at mayroong mataas na katungkulan sa Special Force Commando na siyang naging dahilan para makuha niyang loob ng isang Clarnell na walang ibang gusto kundi ang matataas sa bagay. Pero matapos ng kanilang kasal, sa kasamang palad ay ipinadala sa Edmund II sa Devil's Brigade kung saan nakipaglaban siya sa mga German. Ang gerang ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa katauhan ni Edmund. Nang makabalik siya sa piling ng kanyang asawa, ay nawala na ang kanyang angking tikas, gandang lalaki at tapang. Tinamaan kasi siya ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Kaya naman madali siyang dapuan ng sakit at tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Dahil dito ay unti-unting nawalan ng amor sa kanya si Clarnell na siya nagisimula ng paglabo ng kanilang samahan. Dahil dito ay madalas na sila mag-away. Halos umaga, tanghali at gabi ay nagbubunga nga si Clarnell sa kanyang asawa. Kaya mas lalo pang na-depress si Ed. December 18, 1948, kahit na nagkaroon ng magulong samahan sina Edmund at Clarnell, ay nakabuo sila ng panibagong supling. Ito ang pangatlo nilang anak. Pinangalanan nila ang kanilang pangatlong anak bilang Edmund Emil Kemper III. Matapos ipanganak sa Edmund III o may palayo na Ed, ay humantong na sa sukdula ng pagtitiis ng kanyang tatay. Dahil halos araw-araw ng kanilang buhay, ay walang araw na hindi nagbubunga nga si Clarnell. Puro pang-iinsulto na lang ang natatanggap niya sa asawa niya. Kaya naman naisipan niyang makipaghiwalay na lang sa kanya. Kasunod nito ay hindi naging maganda ang karanasan ni Ed sa kamay na kanyang nanay. Dahil simula nang umalis ang kanyang ama, ay siya na ang pinagbubuntungan ng galit ng kanyang ina. Dahil kamukhang kamukha niya ang kanyang ama. Inutosan pa ni Clarnell ang kanyang dalawang anak pang babae na mas nakakatanda pa kay Ed na pagtulungan nila siya. Inaasar na mga ito ang batang Ed at minsan ay sinasaktan pa. Ang mga ginagawa nila kay Ed ay para naging pampagaan ng loob para kay Clarnell. Madalas ay sinasaktan siya ng dalawa niyang ate pero hindi man lang inaawat ng kanyang nanay. Pag nagkakamali ng konti si Ed ay palagi nitong sinisigawan ng nanay niya. Pakiramdam tuloy ni Ed na hindi niya pamilya ang mga ito. Minsan ay umiyak na lang ito sa gabi dahil feeling niya wala siyang kakampi sa buhay. Madalas din konting pagkain lang ang binibigay sa kanya, samantalang ang kanyang mga ate ay laging busog.
Ganito ang naging trato ni Clarnell sa kanyang anak na si Ed. Makalipas ang ilang taon, ay nag-focus na lamang si Ed sa kanyang pag-aaral kesa naman subukan niyang kunin ang loob ng kanyang ina at mga kapatid. Pero minsan ay naisipan pa rin gumanti ni Ed sa kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga ulo ng kanila mga Barbie dolls at pagtatago sa mga ulo nito. Sa kabilang banda naman, habang tumatanda ay mas nagiging kamukha ng kanyang ama si Ed. Kaya naman mas naiinis si Clarnell sa kanyang nakikita. At nang medyo nagkaedad na si Ed, ay inilipat siya na kanyang ina sa basement kung saan siya napipilitang matulog kasama ang mga daga na nakatira sa kanilang bahay. Ang basement na ito ay napakarumi, mabaho at madilim. Kaya naman maraming daga ang nakatira dito. Takot si Ed sa mga daga at ang madilim na basement ay hindi nakakatulong. Naibsan ng kanyang takot dahil baka kagatin siya ng mga daga. Dahil dito ay ilang araw na nagmamakaawa si Ed sa kanyang nanay na payagan siyang umalis ng bahay at manirahan na lamang kasama ang kanyang ama dahil lagi lamang siyang pinapahirapan na kanyang ina. Agad naman pumayag ang kanyang ina sa kanyang pagmamakaawa at ipinadala siya sa kanyang ama. Tinanggap naman si Ed ng kanyang ama pero dahil sa trabaho nito ay kinailangan siyang dalhin ng kanyang ama sa bahay na magulang nito na lolo at lola naman ni Ed. Kasama na kanyang mga lolo't lola ay nanirahan sila sa isang payapang lugar kung saan ang pangunahing pangkabuhayan ay pangangaso at pagtatanim. Kaya naman nang dumating ang birthday ni Ed ay niregaluhan siya ng kanyang lolo ng isang .22 caliber na rifle. Masaya naman na ginamit ni Ed ang baril sa kanyang mga pangangaso. Hanggang sa unti-unti ay lumalala ang kanyang kagustuhan mamaril. Kahit anong mga hayop ay binabaril na niya. Kahit hindi naman kailangan barilin. Katulad ng mga aso at pusa. Kaya mas lumala ang pagiging violente ni Ed. Minsan, pumapasok din sa isip niya na bumaril ng mga tao. At ito ang magdadala sa kanya sa madilim na pag-iisip. Noong August 27, 1964, habang nagsusulat ng kanyang lola sa kanilang kusina, ay tahimik na naglakad si Ed papunta sa likod ng kanyang lola. At bigla na lamang binaril ito ng 2 beses sa ulo. Kasunod nito ay kinuha niya pa ang malaking kutsilyo at sinaksak ng 3 beses ang nakahandusay na katawan ng kanyang lola. Nang makauwi naman ng kanyang lolo, nakangiti pa ito sa kanya at kinakamusta ang kanyang araw. Ngumiti lang si Ed at sabay tinutukan nito ng baril. Sabay pinaputukan niya ang kanyang lolo ng 2 beses. Dahil sa pangyayaring ito, ay hinuli nila si Ed at napagkamalan na nababaliw na kaya niya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Pero sa pag-iiksamin ng mga psychiatrist sa kanya ay wala naman sila nakitang sinyales na nababaliw na siya. Bagkus, mas nangibabaw pa rin ang katalinuhan niya. Napansin nila na mas mataas ang IQ ni Ed kumpara sa iba. Kaya kasing paikutin ni Ed ang kahit sino mang doktor na kumakausap sa kanya. Kaya niyang lukoy ng mga ito at palabasin na walang mali sa kanya. Pero dahil siya ay 17 years old lamang nang gawin ang krimen, ay kinulong lamang siya kasama ibang juvenile. Nang tumungtong si Ed sa edad na 21 years old, ay pinakawalan na siya ng mga pulis at muling ibinalik sa poder na kanyang ina. Hindi naging maganda ang pagsasama ng dalawa dahil halos araw-araw ay nagkakaroon sila ng bangayan na nauwi sa alitan ng sigawan. Hindi nagtagal ay nakakuha ng trabaho si Ed sa California Highway Department kung saan nagkaroon siya ng sariling lugar na tutuluyan at hindi na niya kailangang manirahan pa sa isang bubong kasama ang kanyang nanay. Pero kahit malayo na si Ed sa kanyang ina, ay gabi-gabi pa rin itong tumatawag upang makibalita sa kanya at upang magreklamo. Tumagal naman ang ganitong sistema na mag-ina hanggang sa hindi na alam ni Clarnell ang ginagawa ng kanyang anak. Sa laking 6'9 feet ni Ed at merong timbang na 280 pounds ay meron ng sariling sasakyan at stable na trabaho si Ed. May 7, 1972 naman nang makita niyang 2 babae sa tabing highway habang binabagtas niya ang kalsada pa uwi. Pinara siya ng mga ito at napag-alaman ni Ed na mga hitchhiker mga ito o mga tao nakikisabay sa mga sasakyan na dadaan sa kanila. Nagpakilala ang 2 babae bilang sina Mary Ann Pes at Anita Luquiesa. Kinausap siya ng mga ito at ipinangako niyang dadalhin ng mga ito sa kanila na pag-usapang lugar na bababaan.
Pero habang tumatagal, ay unti-unti napapansin ng dalawa na hindi na tama ang dinadaan ng ruta ng sasakyan ni Ed, dahilan para maghinala na ang mga ito. At sa hindi malamang kadahilanan, ay biglang huminto si Ed sa isang tahimik na lugar at lumipat sa backseat. Buong lakas niyang hinila palabas si Anita at ipinasok sa trunk ng kanyang kotse, habang pinusasan naman niya si Mary Ann sa backseat. Nang maipasok niya na si Anita sa likod, ay sinaklubang niya ng paper bag ang ulo ni Mary Ann. Sa kanya ito pinagsasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. At ang panghuli niyang ginawa ay ginilitan niya ang leeg ng babaeng naghihinyalo hanggang sa bawian nito ng buhay. Pagkatapos nito ay lumabas siya ng kotse at binalikan si Anita sa trunk. At tulad ng ginawa niya sa kaibigan nito ay pinaslang rin ni Ed ang dalaga. Matapos nito ay inuwi niya ang katawan ng dalawa sa kanyang apartment, kung saan hiniwa niya ang katawan ng dalawang babae at pinag-aralan ng mga ito. Gamit din ang malaki kutsilyo ay tinanggal niya ang ulo ng dalawang babae mula sa mga katawan nito at inilagay niya sa kanyang upuan. Dito niya pinagmasdan ng mga ito hanggang sa matuwa siya sa kanyang ginawa. September 14, 1972 ay naulit ang pangyaring ito. Nakasalubong ni Ed si Aiko Ko sa isang kalsada at tulad ng naunang dalawang babae ay pinasakay niya rin ito. Pero hindi rin nagtagal ay pinatay niya ito at pagkatapos ay dumiretso siya sa isang local pub para makipag-inuman sa mga pulis. At sa kanyang pag-uwi ay ginawa din niya sa kanyang panibagong biktima, kung saan pinutol niya ang ulo nito at pinaghiwa-hiwalay ang katawan. At sa kabila nito ay nagtuloy-tuloy pa rin ang pakikipagkita ni Ed sa kanyang mga psychiatrist. January 1973 naman, nang muling maulit ang krimen na ito ay Cindy Shally, kung saan pinatay niya ito sa mismong bahay ng kanyang nanay. At dahil sa parami ng parami ang bilang ng mga nawawalang estudyante, ay nagbigay ng warning ang mga pulis na huwag sasakay at sasama kahit kanino hanggat hindi pa nahuhuli ang kriminal. Pero hindi nito napigil ang mga estudyante dahil ang ilan sa mga ito ay nakikisabay pa din sa halimaw na si Ed, dahil hindi nila alam na si Ed pala ang kriminal. Kung titignan mo kasi si Ed ay parang professional at akalain mong matalinong tao, hindi mo akalain na siya ang pumapatay ng mga hitchhikers. February 1973 naman, nang muling kumitil ng dalawang buhay si Ed. Kagaya sa kanyang mga naunang biktima, ay isinakay niya si Rosalyn Troop at Allison Lou sa kanyang kotse bago niya patay ng mga ito at kunin ang ulo nila bilang trophy. Pero habang tumatagal, ay naisipan ni Ed na itigil na ang kanyang ginagawang pamamaslang. Naisip niya maaaring isang buhay na lang ang kailangan niyang tapusin para matigil na ang kabaliwan na kanyang ginagawa. Kaya naman noong April 20, 1973, ay naisipan ni Ed na harapin na ang kanyang tunay na kalaban, at ito ang kanyang nanay. Kinagabihan ng araw na yon, ay umuwi lasing ang kanyang nanay kung saan hinintay niya itong makatulog. At pagsapit ng 11 PM, ay pinuntahan niya ito sa kwarto para gawin ang kanyang binabalak. Walang pag-aalinlangan niyang hinataw ang ulo nito gamit ang isang martilyo. Pagkatapos nun, ay kinaladkad niya ang katawan nito sabay kuha ng malaking kutsilyo at pinugutan ng ulo gaya ng mga nauna niyang biktima. Kinuha niya ang ulo nito at pinagmasdan. At bigla na lamang niya itong pinagsisigawan ng ilang oras na para bang nakikipag-away. Pagkatapos nito, ay tinuwagan din ni Ed ang matalik na kaibigan ng kanyang nanay na si Sally Hallett para papuntahin sa kanilang bahay. At sa kasamang palad, pinaslang niya rin ito. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, dito naisipan ni Ed na hindi niya na kailangan pumatay pa, gaya na lamang ng kanyang mga naging biktimang estudyanteng babae. Dahil sapat na ang kanyang ginawa, napaslangin ang kanyang nanay na nagpahirap sa kanya buong buhay mula pa noong pagkabata. At siya ang itinuturing niyang tunay na kalaban. Pagkatapos nito, ay tumawag si Ed sa mga pulis at umamin siya sa lahat ng kanyang mga nagawa. Noong una, hindi naniwala ang mga pulis dahil akala nila nagbibiro lang siya, dahil kilala nila si Ed at nakikipag-inuman siya sa kanila. Pero di nagtagal, pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Ed at dito na nga nila nakita ang karumal-dumal na krimen. Kinulong siya ng mga pulis at nasentensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Lumipas ang mga panahon at siya ay matanda na. Noong 2017 naman, na-deny ang pakiusap niyang parol sa hukuman. Kaya naman kailangan pa niya maghintay hanggang 2024
upang makapag-request ulit ng parol. Pero nasa 76 years old na siya sa panahong ito. Sa huli, huwag natin palakihin ang ating mga anak sa galit, kundi dapat natin silang gabayan sa buhay. Palakihin natin sila ayon sa turo ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagkatumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan.